11,015 pesos, okay, plus 3,300 equals, tama nga naman yung kasabihan ng mga matatanda na kapag ka meron kang isinuksok ay meron kang dudukutin. Ayan ang mga farmer, nakikita natin yung kabuuan ng bahay. So konting kembot na lang at bahay na talaga ito. So what's up mga farmer? Magandang araw po sa inyong lahat. So ngayong araw na ito mga farmer ay meron tayong bibilangin. Yan, so meron ako ditong alakansya mga farmer. So itong alakansya ng mga farmer ay ginawa ko. Yan, so para inipon ito mga farmer para sa pangdagdag sa bahay namin. Okay, so ngayong araw na ito mga farmer ay bubuksan natin ito. So actually ay every year mga farmer nag-iipon talaga ako. Yan, so kapag ka for emergency purposes meron tayong mahuhugot. Yan, so ito mga farmer, yan, so may pangalan na yan na, yan, so for the house. Okay, so ngayon po ay bibilangin ito, so ating alamin kung magkano yung laman. So last year mga farmer ay nakapag-ipon na rin ako, nasa 18 plus thousand yata yun yung naipon ko. So ngayon ay bibilangin na ito at mamaya ay papakita ko sa inyo kung gano'ng karami yung laman nito. Okay, so sana po ay ma-inspire din kayo kapag nakita nyo po itong video na ito. At syempre sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, yan, so pa-subscribe na rin po para lagi po kayo updated sa mga videos natin na ilalabas. Okay, so tara, umpisa na natin. So yan siya, karami yung mga farmer, halos papuno na rin. Pero okay na rin ito. Tara, buksan natin. So yung mga farmer, bubukas natin. So ito na mga farmer yung laman ng ating alkansya, no? Ayan. So di pa natin alam kung magkano yung abutin ito. So tara mga farmer, umpisa natin na bilangin. Okay. So ayun mga farmer, nagpatulong rin tayo sa ating mga import. Ayan. So medyo matapit-tapit kasi. So nagpatulong tayo para mabilis tayo matapos. So yung gagawin namin, tago 100 yung kada file para mabilis natin na mabilang. Okay. Ayan. Gandaan. Si mga farmer, okay-okay tayo. 3 4 5 6 7 8 9 10. So ito mga farmer yung ginawa ko dito, bali 5 piso tsaka 10 tsaka 20 yung nilagay ko. Hindi ako naglagay ng tagpipiso para madami mga farmer. So ay mga farmer, kakatapos na lang bilangin lahat. Yun. So magkano kaya yung singilan nila dito sa pagbilang? May commission to, Nay? Siyempre. Kasi ako magpapakommission. Ikaw magcommission? Sa mga farmer, di pa natin alam kung magkano ito. Yan, so pinapile nila. Tagi 1,000 or 500 yung isang ganyan. 500. Yan, so meron pa tayo dito mga papel mga farmer na naisama sa ano natin. Yun. So may lamang mga farmer ay bibilangan natin ito kung magkano lahat.
So, ito na mga farmer, nabilang na nila yung ating mga naipon na coins dito. Ayan. So, ito mga farmer, nakapile na ito lahat. Yung mga coins dito. So, bali, yung pagbilang nila ng coins mga farmer ay nasa 11,015 pesos. Yan. So, ito yung 15 pesos mga farmer. At itong papel naman ay nasa 3,300. So, tara mga farmer, compute natin dito sa ating mahiwagang calculator. Okay. So, 11,015 pesos, okay, plus 3,300 equals, okay, so ay mga farmer, nakaipon tayo dito ng 14,315 pesos sa loob ng isang taon. So ganito karami mga farmer yung naipon natin. So sobrang laking tulong ng mga farmer dun sa pagpapagawa ng bahay natin. So, makaka-cover na nito lahat mga farmer yung mga hollow blocks natin kung tutuusin. Okay, so sa ipon pa lang natin ay buong bahay na hollow blocks yung makaka-cover nito. Yan, so sobrang saya natin. Ngayon naman mga farmer, gagawin natin dito ay lalagay natin sa ice wrapper yung tago 1,000 para madali siyang bilangin kapag pinapalitan natin or pinasok sa bangko. Yan, so alagay natin dito 1,000 yung isang plastic. So tara, so sinanay mismo mga farmer yung magpapalit nito. Okay, so ayan, nabayaran na tayo. So ayun mga farmer, nabilang na nga natin yung laman ng ating alkansya. So umabot nga tayo doon ng 14,000 or 14,000 plus sa loob ng isang taon. So malaking bagay na yung mga farmer at malaking tulong na yun sa pagpapagawa ng ating bahay. Kasi yung 14,000 na yung mga farmer na naipon natin ay ilalaan natin yun sa pambili ng hollow blocks. So tansya ko sa dito mga farmer, siguro mga nasa 1,250 yung maubos namin na hollow blocks dito sa pinapagawa namin na bahay. Yan, so saktong-sakto na yung mga farmer yung naipon natin. So tama nga naman yung kasabihan ng mga matatanda na kapag ka meron kang isinuksok ay meron kang dudukutin. So namana ako kasi ang mga farmers sa mga magulang ko. Kasi nga yung pinag-umpisa ng mga pag-aari namin ngayon mga farmer or ari-arian ng mga magulang ko ay dahil po yun sa alkansya rin. So sa pag-iipon ng mga magulang ko, lalong-lalo na yung tatay ko. So malaking bagay talaga kapag ka meron kang tinatabi na pera, yung hindi mo na kinakailangan ay tabi mo, lagay mo sa alkansya or di kaya lagay mo sa bangko. At pagkalipas ng mga ilang taon ay malaki-laki na yung mga farmer kapag ka naipon na. So yun lamang po yung advice ko sa inyo kapag ka meron kayong siniset na goal. So kinakailangan na pag-ipon natin. Yan, so konting disiplina sa sarili. Yun lamang po yung isa sa mga may advice ko sa inyo para marating natin yung buhay na pinapangarap natin. So ay mga farmer, umulan na naman. Pero update ko muna kayo sa ating pinapagawang bahay. So pakita ko sa inyo mga farmer kung ano na yung natapos namin sa loob ng 9 na araw na paggawa dito sa aming dream house. Yan, so tara mga farmer, tour ko kayo. So mga farmer, dito tayo sa loob. Yan, so dyan mga farmer yung magiging pintuan natin. So ito yung magiging sala. Okay, so sala ito, tapos dun yung dining area, at dito mga farmer yung kwarto lahat sa ay isang tabi na ito. So yung sukat nga nito mga farmer ng bahay namin na pinapagawa ay nasa 22 by 24 feet. Yan, so saktong-sakto na yung mga farmer sa isang pamilya na maliit. Yan, so abangan yung mga farmer at baka bukas ay update ko kayo kung magkano na yung gastos natin dito sa ating pinapagawang bahay. Pero yung natapos namin ngayon mga farmer ay ayan, so nakatayo na yung mga poste na bakal, tapos naka limang patong na rin kami mga farmer ng hollow blocks. Okay, so dito mga farmer yung pintuan natin sa harap, bintana, then bintana dyan na maliit yung panglababo, at doon mga farmer yung labasan natin, at sa labas pa mga farmer yung CR namin kasi nga kapag nilagay namin dito sa loob ay medyo masikip na yung space. Okay, so dito mga farmer yung pinapagawa namin na CR, so bali mag-extension lang kami pati yung dirty kitchen. Okay, so ayun mga farmer, may hukay na rin yung aming septic tank. Okay, so dito namin tatayo yung aming CR. So bali extension.
Yan, so yan may tubig pa. Tapos dito mga farmer yung dirty kitchen area. Pero ito muna mga farmer yung tatapusin namin. Itong kabuang bahay. So bali may 7 patong pa kami na hollow blocks bago yung beam at magro-roofing na kami. Okay, so baka mga 5 araw na lang yung mga farmer at matatapos na namin pati yung poste nito. So bubuhosan namin ng semento. At ayan na mga farmer, nakikita natin yung kabuuan ng bahay. Okay, so ayan po siya, kwarto, sala, tsaka lababo at dining area. So ito naman mga farmer yung itsura niya sa labas. Okay, so merong dalawang nakaangat na hollow blocks mula sa lupa, tsaka naglagay kami ng floor beam kasi nga dati kasi itong palayan mga farmer, so para makasigurado naglakay kami ng floor beam para hindi siya maalog kapag merong hindi naman natin pinagpipray, pero syempre dapat ready tayo kapag nagkaroon ng lindol. So baka kasi bumuka yung ating mga hollow blocks kapag walang floor beam. Okay, so ayan na mga farmer. So konting kembot na lang at bahay na talaga ito.